One. Hi, Elli. Hello, sir. This is Celine from Barcelona. Elli, ang taray ng suotan natin dyan. Talagang pasok na pasok. Outfit na outfit sa topic natin. Author po tayo ngayon. Oo. Elli, we're gonna talk about being a bookworm, a book lover. Yan. Thank you, Elli, para sa pagiging guest ko. Since I really want to talk about this talaga. And let's start this, Elli, about the first book you remember reading. Sir? Noong grade 8, when I was in grade 8, The Alchemist by Paulo Coelho. Ang lalim niya na. Pinahiram lang sa akin nung kaibigan ko before yun. And after that, di naman ako naging masyadong reader after yun. Mm-hmm. Pero yun yung pinakaunang book na nalala ko pa to read full in full. Oo. Ano sumunod doon? After yun, sir, Paulo Coelho pa rin. Adultery, 11 minutes. Then, after nung grade 10, grade 9, Dan Brown. Yes. Yung after nun, wala na. I remember, hiniram ko yung Adultery mo, di ba? 11 minutes ata yun, sir. The 11 minutes. Gustong-gusto ko yung eksena dun nung bida. Parang feeling ko ako yon. Ikaw po si Maria. Oo. Then, ano yung favorite book mo mula nung nagbasa ka until now? So far, Stephen King's Pet Sematary. OMG! At dahil dyan kay Stephen King, siya ang nakita ko na karamihan sa mga books mo today. Diba? Yes, sir. Yes, sa IG, yes, yes. Oo, sa IG mo, punong-puno ng Stephen King. So, anong nagustuhan mo kay Stephen King? First of all, sir, talaga, like the main factor is yung mga book covers. Magaganda kasi book covers ng mga books niya. Mm-hmm. Yan, mga horror books nung mga 1970s, 1980s. So, kadalasan mga vintage looking yung mga ano. Kaya yun yung pinaka main factor. And also yung writing niya. Doon ka pinaka naho kay Stephen King? Yes po. Tapos, ang pinaka gusto mong book, yung Pet Sematary. Anong eksena niyan? Yes. Alam ko na panood ko na sa Netflix yan. Yes sir, pero naiba ata. Oo, di ba kasi minsan na ganun eh. May mga reader na mas gusto nila yung binasa kaysa dun sa napanood, di ba? Yes, sir. May ganun ka din? Yes, well sir, meron talaga. Isa yun sa mga number one opinions pag reader ka, then you watch the movies na na-adapt. Di ba sir, yung pinaka-premise nito is that sa isang town, may bagong lipat ay isang pamilya. And then, sa backyard nila, may cemetery. Uh-oh. Para sa mga pets. Kasi, yung bahay nila, yung town nila, daan ng mga trucks. Mm. So, marami lagi namamatay ng mga hayop. So, yung mga bata doon, naglagay sila ng pet cemetery. But, beyond the pet cemetery, may isa pang ancient na burial ground wherein pag nag-ribbing ka ng patay na, mabubuhay ulit. Oo, yun yung yun yung panood ko na ang medyo may paka-creepy na, nabuhay siya ulit. Yes, diba? Yes, yung pinaka-main. Pero yung pinaka-reason talaga, sir, kung later i-explain ko pag nirecommend ko to. Yung why this is so good. Alright. So, ano yung mga, bakit mo nagustuhan na maging into reading? Maybe because, sir, pandemic. Start ng pandemic. And that time, kakatapos lang din ng semester namin noon. Mm-hmm. So, medyo downtime. Nawalan na rin ako ng hilig sa panonood ng movies. So, sabi ko, why not i-revisit ko yung dati kong hobby? Tuloy-tuloy na po. So, speaking of yung mga recommendations, so, can you give us 5 books na ma-recommend mo? Let's say kaming mga gusto namin magbasa, ito nga dahil sa pandemic or dahil we really love to read books. So ano yun, Elli? Sure, sir. I have 5 in here. Ito, the first one, Atomic Habits by James Clear. Ito yung kumbaga life-changing. Okay man siya pakinggan sa but for me, life-changing siya kasi ito yung isa sa mga pinakaunang book na nabasa ko. And it's a non-fiction book and ano din siya, self-help
book. So it teaches you how to build a good habit and then get rid of the bad ones. So ito talaga yung kumbaga foundation kung bakit ko na-build yung reading habit ko. Hindi lang reading habit, mm-hmm. like any other habits. For example, mas study habits ko kasi binasa ko after nung past semester. So marami itong mga tips and mga hacks kung paano, for example, kung gusto mo ma-achieve yung goals mo, ganyan, maganda. Yeah, that's the first, the atomic habits. The next? Atomic habits. Next is, wala akong copy sa rin, pero ano din siya, non-fiction, it's a memoir, and the title is Know My Name. Ilalagay niyo sa yung cover dyan. Yeah. Know My Name by Chanel Miller. Ang pinaka-premise niya is that si Chanel Miller is a sexual assault victim. So, kinuwento niya yung experience niya nung sa mismong incident and then yung mismong trial. So then, it talks about the rape culture, yung victim blaming. Gusto ni Franco yan. Kung gaano ka, yung mismo, yung experience ng trials. Like, sinulat niya talaga lahat ng mga emotions niya, kung ano yung reality ng society natin. And, ang magandang answer is, pinakinggan ko siya sa audiobook. Huh? And yung author mismo yung nag-narrate. So, ramdam mo talaga kung ano yung gusto niyang ipaglaban. And, kasi the author na mismo eh, no? Yes po. And the reason why kung bakit Know My Name yung title kasi at that time ng trial, hindi ni-reveal yung pangalan niya. Ang ginawa is sinuggest ng advocate niya na huwag i-public yung name niya kasi hindi naman sinabi yung main reason but yung effect agad ng criticism sa kanya as a victim. Mm-hmm. Hindi pa siya kilala noon ah, pero grabe na yung victim blaming sa kanya. Uh-oh. Yes po. Yung kumbaga mas pinapaboran pa yung mismong offender kesa sa mismong mm-hmm. victim. So kumbaga ito yung parang coming out niya na she's Chanel Miller. Diba? Tari ng book na yan. Gusto ko yan. And yes, maganda yun, sir. Promise. Next, Stephen King. Again. Wow. Talagang Stephen King. Misery. Misery. The main premise nito, sir, is may isang author, nag-celebrate siya kasi kakatapos niya ng isang series ng libro. And then, na-aksidente siya. And nakita siya ng isang retired nurse. And doon nalaman niya na yung lalaki na pala yun is yung favorite niyang author. Inano lang siya. Kinept siya sa bahay nila at hindi siya pinapalabas. And then, yung ano kasi sir, yung author, hindi siya makalakad because of the accident. Mm-mm. And doon nalaman nung babae, yun ang hostage, na pinatay niya yung main character niya. Sabi niya, ang ginawa niya is pinasulat niya yung author ulit ng isang libro para sa kanya. So hindi siya makakalabas hanggat hindi niya masasulat yun. So sobrang ano lang ito sir, short for Stephen King, mm-hmm. but considering na for two characters lang most of the time. So sobrang solid dito sir. At hindi siya yung conventional horror, more mm-hmm. of psychological siya. And medyo graphic din siya. So medyo gruesome din. So the fourth yes. one? Fourth one. Science fiction naman to. Alright. And one of the Martian by Andy Weir. What? So, ano siya sir? Science fiction. Yeah, I love science. Ang timely yan ha? Kasi padala tayo ng padala ngayon sa Mars. Yes, actually sir. Actually, yun yung pinaka-premise niya. Like, parang mga 10 years span na mission. Yung mm-hmm. una, pinapadala lang nila mga gamit. But at this time, nagpadala na sila ng parang 17 ng mga researchers mm-hmm. to test na kung pwede na yung human occupancy sa Mars. Mm-mm. But nagkaroon ng aksidente and naiwan yung main character natin sa Mars. So yun na. Susundan natin kung paano siya magsusurvive sa Mars. May pa survival ano pala dyan. Yes sir. Ang pinakamaganda kasi dito sir is yung book. Sinulat siya into like journal type, log. So first,
view perspective siya. So, napaka, hindi siya yung, alam mo yun, yung ililesson ka about science. So, medyo, ano siya, funny, then maganda din siyang character study kung paano siya magsusurvive alone in Mars. Mm-mm. So, maganda. Highly recommend this book. Then, and the last one? Yeah, siguro nahulaan niyo. The Cemetery by Stephen King. Talagang, so, dahil yan yung favorite of all mo. Ito sir, ito yung horror, yeah. Stephen King talaga. But, na-mention ko na yung premise ito kanina. But, yung reason kung bakit ito yung pinaka-paborito is, number one, ito yung pinaka-unang Stephen King book na nabasa ko. Ito talaga. Then, the second one is, hindi siya yung, even though may supernatural element siya, like yun nga, yung babangon from the dead, pero ang pinaka-horror nito is yung losing someone that you love. Oh. Losing your family, ganyan. So, ang pinaka, ito yung pinaka essence ng book nito is yung exploration on human grief, kung ano yung length na gagawin ng isang tao para sa namatay niyang mahal sa buhay. So, yun yung pinakamaganda aspect ng book na to is not the horror supernatural part, but the psychological and emotional part. Dari ng mga libro mo, natulala ako doon. Para gusto kong ipalala mo lahat ng libro na yan. Alright. Doon sa pinost ko sa page natin, Eli, may mga question doon. Okay? So, ito yung question ni Miss Clarice. Ayan. How does he choose what books he want to read? Okay? Paano ka daw nag-choose ng gusto mong book na basahin? Number one, sir, is ano? Based on preferences talaga. Like, okay. Kadalasan kasi mga binabasa ko, horror, thriller, science fiction, and yung mga non-fiction, mga memoirs, self-help books. So, yun. And kadalasan, nababasa ko na mga based on recommendations din talaga. Hindi naman ako yung pag nakita ko to, tas wala akong alam, tas kukunin ko. Hindi naman yun. Babasahin ko muna kung about saan. Alright. So, meron ka bang book or series that gusto mo na ma-turn into movie? Yung gustong-gusto mo na talaga siyang mapanood? Series? Wala, sir. The Hunger Games kasi movie na siya eh. Mm. Eh, yun yung isa sa mga pinaka-gusto kong series talaga. Okay, well, for a beginner, which novel of Stephen King should I read first? Sabi naman niya ni Allison Cinco. This one. Alright. And yung isa, I don't know, wala akong copy nyo, sir, kasi sobrang hirap hanapin. But The Shining. Siguro alam na nila yung sa movie na The Shining, yung haunted mansion, haunted hotel. But yun talaga, this one, din yung The Shining. I think yun yung pinakamagandang for beginning for Stephen King kasi these three, kumbaga, nire-represent niya kung ano yung pinaka coolness ng mga works ni Stephen King. It can be supernatural, it could be emotional, it could be very thrilling and psychological, and The Shining, it could be supernatural and very horror. Okay, thank you. And the last question from Kiko, tari ni Kiko, di ba? Namimili ba siya ng book based sa cover? Or like, pag maganda yung title or maganda yung design, at kung maganda din yung quality ng pagkakabind? So, physical features. Cover ako, sir, for the win. For the win. Kasi, I mean, kasi yun na yung pinaka, the reason why ba't ako napunta kay Stephen King because mm-hmm. of his covers. Like, I mean, look at this one. It, di ba? And, but, ano naman, sir, like, syempre, pinaka-importante yung content. Yung content. And mm-hmm. di naman ako ma-arte kung break na yung mga spine. So, okay lang sa akin yung mga used. Kasi mas okay naman yung loob. But, di ba, although meron tayong don't judge the book by its cover. Cover. Di ba? Cover agad kasi yung una mo makikita, sir, eh. Di ba? So, kung ano yung talaga, kasi for me, I'm a very visual person. Kahit sa pag-study, sa mga arts, ganyan. So, gusto ko, aside from na maganda yung loob, maganda din yung cover sa labas. Alright. So, for the finale of this interview with the bookworm,
What questions do you like to ask for Stephen King? Kasi alam ko mapapanood niya to eh. question. Hanggang kailan ka magsusulat? Ay, wow. Hanggang anong age? Kasi Sir Stephen King is one of the most prolific writer na kilala ko. Like, ngayon, 70 plus na siya. Pero last month, kakalabas niya lang ng bagong novel niya, di ba? So, simula nung na-publish yung first novel niya, sunod-sunod na yun hanggang this year. Kahit may pandemic, di siya. Di siya natitigil. Antari nga ni Steve, nag-research ako ng very late. Ah, naging teacher siya, tapos while teaching, nagka-practice, nagsusulat na siya ng short story into novel. Tari, di ba? Actually, so yung binabasa ko ngayon na book niya is a collection of short stories. Mga short stories siya. Kasi marami din siyang ganito, sir. Mga bits lang. Mm-mm. And kadalasan, doon talaga nag-shine yung talent niya pag may hitler. Katry ko nga din yan. So, Ellie, thank you sa mga insights mo. Ellie, ayan. After itong interview na to, for sure, marami na mag-PPM para humiram ng Stephen King books. Ellie, thank you. Thank you, sir. Thank you. Sana